Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stang Lumpo. So, nandito ulit tayo sa Tiris. Gagawa ulit tayo ng isang bonsai. So, ito yon. Yan. Itong bonsai na ito ay isang kalyos or ang scientific name niya is Stryblos asper. So, nakikita nyo na ito sa aking mga unang vlog. Ayan. So, mapapansin nyo ang kanyang mga sanga ay napunta na dyan sa taas. Medyo naka-wild na siya. Nawawala na yung kanyang ayos. Okay? Yung kanyang forma. So, ganun ang bonsai. Kasi, ang bonsai is a living art. Okay? So, mayroon silang buhay. Nababago ang kanilang itsura. Kapag ito ay napabayaan mo, madideform or mamamatay. Okay? So, ito yung ating aayusan ngayon. Ang gagawin natin ngayon dito is putulan yung mga sanga na lumago or tumubo, at the same time kalbuhin na rin ulit natin, okay? Para magpanibago ang kanyang mga dahon. Okay? So let's start para makapag-umpisa na tayo. Yan, umpisahan natin maggupit dahil sobrang wild na ang ating halamang bonsai. Tanggalin natin yung mga sumobra at unti-untiin din natin itong ayusan para maibalik sa dati ang kanyang itsura. Okay? Kung napabayaan natin ang isang bonsai, ito ay madideform or mamamatay. Parang pag-ibig mo lang yan. Nago, yeah! Na kapag hindi mo naalagaan, mawawala. Agoy, agoy, agoy. Ang pag-ibig ay parang bonsai na dapat alagaan. Shout out sa mga naalagaan ang kanilang pag-ibig yan. Agoy. Agoy, agoy, agoy. So, tanggalin din natin yung kanyang mga dahon para magpanibago. Yan. So, nahirapan tayo dito na magtanggal dahil siksik ang kanyang mga sanga. Kapag siksik ang kanyang mga sanga, mahirapan nating ilusot-lusot. Agoy, agoy. Ilusot ang ating kamay. So, continuous finger-finger lang. Continuous finger-finger lang ng mga dahon para masaya ang ating bonsai. Kayo ha, iba yung nasa isip nyo. So, dahan-dahanin lang natin na tanggalan. Huwag magmadali, baka mabalian tayo ng mga sanga. Dahil ang bonsai hindi naman nakukuha yan na mabuo ng biglaan. Agoy, agoy, huwag biglain. Kapag biglain mo ito, masasaktan ka lang. Baka maaring mamatay at ikaw ay masasaktan. Agoy, agoy. So, nahirapan tayo dito na ilusot-lusot yung ating finger-finger. Dahan-dahan, isa-isa para tayong nagkukuto. Yan. So, kunting tiis lang. So, tatlong araw ko din itong trinabaho. Kung napansin nyo, ang aking damit ay paiba-iba na. Dahil tatlong araw nating kinalbo ito ng puro half day. So, kung pagsamahin mo yon, ang total nun is 1.5 days. Ayun. So, nakalbo na natin. So, sobrang dami ng twigs o sanga. So, nahirapan tayo magkalbo. So ngayon, ang gagawin natin ngayon is magbabawas tayo, okay? Para makaano yung mga ibang sanga. Okay? So magbabawas tayo ngayon ng sanga. Para maganda siyang tingnan. Masyadong makapal. Magaling kasi itong kalyos na magsanga. Ayan, at makikita nyo siksik
ang kanyang mga sanga dito. Dahil sa sobrang siksik, ang kanyang ibang dahon ay hindi na naaarawan. So kailangan natin magbawas, i-control lang natin ang kanyang sanga dahil ang kalyos ay napakagaling na magsanga or tubuan ito ng twigs. Napakagaling niya guys, madali lang itong kumapal. So yan ang ating natanggal na mga sanga. So yan guys, dinala ulit natin dito sa workshop area kung saan ako gumagawa ng bonsai. Kasi kanina, nandun sa terrace. Okay? Sobrang init kasi, mainit dito pagkatanghali. Kaya doon ko ginawa, dito natin ipapakita yung kanyang outcome ng ating ginawa. Okay? So, kung mapapansin nyo, ang mga lower branch, hindi tayo nagputol dito. Okay? Yan. Hindi tayo nagputol. At ito. Okay? Hindi tayo nagputol. At itinira natin ito. Okay? Itong hindi naka-wire. Para palakihin niya yung sanga dito. Okay? Katulad ng ito. Yan. Yan. Tanggalan natin yan. Tingnan nyo. Ang ganda ng pagkaka-tippered. Ang tippered yun yung malaki dun sa kanyang puno. Okay? So, ganyan dapat ang mangyayari. Palakihin muna natin dito kasi mas nauna, mas malaki na yung mga branch dito. Okay? Kaysa dito. Okay? Nahuhuli. Kasi mas malakas talaga yun dun sa parting taas. So, ang ginawa natin dito, kinalbo at nagbawas ng mga sanga. Okay? So, ito na yung kanyang kinalabasan sa ating ginawa. Okay? Mas maganda na siyang tingnan. Kasi kanina, kahapon, kasi tatlong araw din natin ginawa ito, hindi natin, nahirapan tayong magtanggal ng mga dahon. Dahil, siksik ang kanyang mga sanga. So, ang ginawa natin, nagbawas tayo ng mga sanga. Okay? So, ito ang kinalabasan niya ngayon. So, para makita nyo, camera, ilapit mo. So, ito na yung kanyang itsura. Medyo lumiwanag na ang kanyang mga sanga, maaliwalas. So, antayin natin ito na tubuan ang kanyang mga dahon. At the same time, ilalagay din natin ito sa malaking plate para malandscape natin ng maayos. So yun ang plano sa kanya na ating aabangan. Yun. Okay, so nakita nyo na ang kanyang itsura. So antayin natin ulit ito na tubuan ng mga dahon dahil kinalbo natin agoy. Shout out sa mga mahilig sa kalbo dyan. Katulad ng bonsai na ito. Pero tutubo pa rin. Okay? Sa mga mahilig sa kalbo. Ayan. So maraming salamat. At nakarating na naman tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli. Bye-bye.